benepisyo at proteksyon sa kapakanan ng mga empleyado ang handog ng talakayan with Mayor Christy Angeles kasama sina VP Vilma Agapito ng Social Security System, Luzon Central 1 Division at Marian Corpus, ang OIC Assistant Branch Head ng SSS Tarlac. One thing to remember is that employees under private companies ang pwede pong maging member ng SSS. Alam mo sir, sa SSS merong forever. Wow! Kasi meron kaming tagline na parati namin sinasabi, once a member, always a member. So yung contribution mo at saka yung records mo, nariyan yan sa amin, hindi yan mawawala. Masusing na pag-usapan ang importansya ng pagiging SSS member, lalo na sa mga nagtatrabahong individual katulad ng mga kasambahay, vendors, farmers, drivers at OFWs, pati na rin ang mga iba't ibang benepisyo na kanilang matatanggap maliban sa kakayahang mag-loan at sa kanilang pension kapag sila ay nag-retire. Ang mga ito ay kaakibat ng mga programa ng pamahalang lungsod ng Tarlac. Sa batas po talaga na mandatory ang pagkakaroon ng SSS ay para din po sa pakinabangan ng ating mga employees. So pagdating ng araw na mawawalan sila ng income, no, due to loss of income, andyan po ang SSS na sasagot sa kanilang mga pangangailangan. So in case po na magkaroon ng sakit ang member, pwede po siya mag-file ng sickness benefit. In case naman po na manganak siya, mabuntis, no, mayroon po tayong maternity benefit. And of course, meron din tayong mga privileges na binibigay, yung ating salary loan, and of course, at the old age pension po, no, retirement, and in case of death, death benefit, and meron din po tayong disability benefit. Aside from the mga benefits na nabanggit, meron din po tayo ngayon yung latest, yung unemployment benefit. At tulad po ninyo at ng city government, alam naman natin na napakahirap at magastos mamatayan ng mahal sa buhay. Meron pong funeral benefit sa SSS pero wala pong kasamang ataol ito. Sa city government po, under yung Angel Care Program, pwede po itong ma-avail ng libre. Yes. Unlike po tayo dito sa city government of Tarlac, basta residente ka ng Tarlac City, you are a registered voter here, automatically qualifies you to all the benefits na binibigay po ng ating city government. Inilahad din sa programa ang obligasyon ng employer o kumpanya sa kanilang mga empleyado at sinisigurado ng SSS na protektado ang kapakanan ng mga empleyado. Ang company po kasi ay may tinatawag na employer share sa SSS contribution payments ng kanyang bawat empleyado. Para po sa kaalaman ng mga workers na nanonood ngayon, ang inyong mga employer ay nagbabayad ng additional 8.5% para sa inyong SSS na kailangang i-remit sa ating mga offices. Ang nakakaltas at nire-remit naman sa SSS ay 4.5% ng inyong buwanang sweldo. Napag-usapan din na kahit minsan lang ang kontribusyon ay may mga benepisyo ng matatanggap at kung sino ang mga pwedeng maging benepisyaryo ng SSS member sa iba't ibang sitwasyon tulad ng pagkamatay ng miyembro. Let's say, in case of death po, pag nakapaghulog ang member ng minimum or at least 36 monthly contributions or 3 years na hulog, exclude po natin ang semester ng pagkamatay ng member, lifetime pension na po ang surviving spouse. Pension na po siya for life, kahit 3 years lang po ang naihulog ni member. Plus, kung may minor children pa po siya, up to 5 minor children, magpe-pension po lahat yan. The 5 children? Yes, opo. Hanggang 21 years old. Galing. As long as hindi pa po sila emancipated, no, hindi pa sila employed, pwede po ang mga illegitimate children. So halimbawa, may illegitimate, kasama po magpe-pension ang mga anak. Laking pasalamat naman ng mga kapanayam at mga kawani ng SSS dahil laging nakaantabay ang pamahalang lungsod sa kanilang misyon na magbigay proteksyon sa kanilang empleyado at mga miyembro. Thank you po, Mayor, for the regular disinfection. Talagang we really appreciate po at protektado po ang ating mga miyembro at protektado po ang ating mga employees. Naku, walang anuman po. Pare-pareho po tayo na ang aim natin nowadays is to have our own ways of contributing to fight against COVID-19. Kayo po mga employees natin, kailangang magsikap, magtrabaho po. Parehong may mga deduction sa sweldo. Magkaiba nga lang ang kumakaltas, may GSIS sa public service, SSS sa private sector,
Pero isa lang po ang ibig sabihin niyan, kundi this is a form of investing and saving for the future. And sa mga bagay na some are certain to happen, pero uncertain kung kailan at paano, right? But at the end of the day, hindi po tayo napapabayaan. May sandata at may nakakapitan. Ay SSS po na kabalikat ng mga private sector employees. At napatunayan na through the years na kayang-kaya nitong tuparin ang mission at ang vision nito na magbigay ng meaningful social protection sa mga Pilipino. Be updated, Tarlac City! Abangan ang Tarlac City Talakayan with Mayor Christy tuwing Biyernes, alas 8 ng gabi.